Welcome back to my channel. So, ang video natin for today is what's on my makeup kit. Ito yung makeup kit ko. Nabili ko siya. Nabili ko siya sa Shopee. Mura lang to. Below 100 ko lang siya nabili sa Shopee. Then, yun yung laman niya. So, yan. Ang unang ko nakita is itong brush. Yan. Ito, actually, binili ko lang siya nung merong 12-12. Merong 12-12 sale sa Lazada nun. Pero hindi ko na maalala kung magkano siya nabili. Pero, ewan ko, ba't nandito siya, eh, hindi ko naman siya ginagamit. Like, minsan ko lang siguro ito nagamit sa buong school year. I mean, syempre, medyo late na di siya dumating. Pero, minsan ko lang siya nagamit. Ginamit ko lang siya nung first time ko siyang didala sa school. Yun lang yung pinaka first time na ginamit ko siya. Tapos, ginamit ko siya para pa sa pulpo. Like, super arte. Pero, wala. Hindi, wala. Wala siyang sense sa, as a brush sa pulpo kasi, ewan ko, pag kasi nasa school ako, pag nagpupulbo ko, ginagawa ko, sa panyo ko siya kinakalat lagi. Ewan ko, dyan ang naginagawa ko. Basta yun. Like ito, minsan ko lang talaga siya nagamit. And then next is itong pabango. Itong pabango na to, nabili ko siya sa Xiao. Nag 50 pesos lang siya. Eh, kaso, naubos ko na. Tapos, na-refill ko na din to. Kaso, ubos ulit. And this time, maubos kasi pag yung isang yung isang spray mo na ganyan, super, super gano'n. And then, next na nakikita ko is itong Vitress. Yan. Ito, ginagamit ko to pag minsan feel ko lang mag-spray-spray sa buko ko. Pero, hindi ko naman siya talaga go-to na kinukuha. Parang gano'n. Gusto ko lang mag-spray-spray yan. Spray-spray lang. Kasi super bango nitong Vitress na hair freshener na to. At tsaka ito, ginagamit ko pala to minsan kapag, di ba, nagsasambig-sal kami. I mean, di naman kami lagi nagsasambig-sal. Like, super minsan lang. Kasi yung sked ko no second sem, medyo pangit yung sked ko. So, super dalang lang namin makapagsambig-sal. So, ito. Ito yung ginagamit ko minsan para mawala yung amoy nung usok sa buko kasi syempre sa magyupsal, ganyan lahat ng usok na pupunta sa'yo. So eto, ini-spray ko lang itong Vitress na hair freshener. So next is itong Vaporine. Actually, nasa akin na to, grade 12 pa lang ako. Mga 1 year na siya, pero hindi pa siya ubos. Ito, ginagamit ko to kasi mabilis sumakit yung ulo ko. I mean, madalas masakit yung ulo ko. So, kailangan ko to. Tapos minsan, kahit di masakit yung ulo ko, halimbawa, mainit lang ganyan, mainit yung pakiramdam ko, tsaka mainit dahil sobrang init ng panahon, eto, nilalagay ko lang siya sa likod ng tenga ko, tsaka sa noo ko, ganyan. Kasi yung effect nito, parang, basta malamig siya sa pakiramdam. Kaya yun, kapag medyo mainit yung panahon, ginagamit ko to. Pero syempre, madalas, ginagamit ko lang to pag masakit yung ulo ko. Tapos pala, minsan, kapag yung chan ko kapag masakit siya o kaya pag masakit yung pusod ko, ginagamit ko din to para medyo ma-refresh yung chan ko. I mean, para medyo mag-feel good yung chan ko. Then next is meron ako yung oil blotting paper. Ito, hindi naman talaga ito yung gusto kong oil blotting paper. Nakita ko lang ito dun sa kwarto ko nun. Tapos kinuha ko na lang kasi wala na akong oil blotting paper. Naubos na siya. Ang pinaka gusto kong oil blotting paper is yung sa Fresh Skin Love na charcoal. Yung basta roll siya, ganyan. Tapos yun lang yung ginagamit ko. Ito. Ito yung pinaka gusto kong
yung nga gusto mong oil blotting paper, yung bamboo charcoal. Kaso, yun nga lang, wala na siyang laman. Ano to? Yung nung binili ko to sa Watson's, meron siyang kasama isang refill. Tapos, pati yung refill, naubos ko na. So, yun. Gusto ko talaga tong blotting paper na to. Tsaka, isa pa, ano, super handy niya. Tapos, ewan ko, na-enjoy ko yung every time na kukuha ako ng blotting paper, ganyan. Tapos, shook! Isang effect, shook! Gusto ko yun. Kung nagtataka kayo, kung iniisip niyo ano yung makeup ko or kung ano yung sinusuot kong makeup ngayon, meron akong ginawang video about dito. Then, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Then, next na nakikita ko is hair tie. Ito, hair tie. Kasi, di ba nga, dun sa last video ko na was in my bag, lagi ako meron akong suot na hair tie dito. Pero, minsan kasi nakakalimutan kong magsuot ng ganun. Just in case lang na makalimutan ko, ilagay yung hair tie sa kamay ko. At least, meron akong extra dito sa makeup kit ko. Tapos, next na nandito is yung itong Formina Glow Highlighting Stick. Ayan. Ganyan siya. Bango-bango nito. Ito, binili ko to kasi dati, medyo matagal na din ito, mga ilang months na. Kasi, nakita ko lang ito sa basta meron isang page, ganyan. Tapos sabi nila, super natural daw tingnan ng highlight na to. Like, glow from within nga. So, yun. Tinry ko. Mura lang naman din to. Hindi ko alam kung 98 or 198. Basta, ang alam ko, may 98 sa dulo. Pero hindi ako sure. So, yan. So, next is yung nandito is yung yung Innisfree na Vivid Cotton Ink na shade number 4. Shade number 4 na Red Tulip. Ito, lagi ito nandito kasi nga, sabi ko nga dun sa What's in My Bag video ko, lagi yung ginagamit kong lip tint. Like, sa school, basta kahit saan, ito talaga yung go-to lip tint ko. So, kaya wala siya dun sa kaya pala wala siya doon sa bag ko kasi nandito siya. Tapos meron ako dito ball pen. Hindi ko alam bakit meron akong ball pen dito pero yan, may ball pen na naman. Tapos next na nandito is ito. Yan, pagsasabay-sabayin ko na sila. Pero hindi ako timing. So, yan. Next na meron ako dito is meron akong nail care. Kasi ako kasi mahilig akong magpa-gel. Yan. Mahilig akong magpa-gel nail polish. Kaso, na-quarantine tayo kaya hindi ko na nakayos yung gel ko. Kaya, kung napapansin nyo, ang gulo-gulo na ng kamay ko. Like, wala siya lang kaayos-ayos kasi wala na nag-aalaga sa kanila. Na-quarantine yung mga hukum ko. So, yun nga. As I was saying, kaya ako may mga ganito kasi nga, di ba, mahilig akong magpa-gel, so mahilig akong magpahaba. Tapos, minsan, so super kaka-gel ko, ganyan, naminipis na yung hukum ko, so mabilis silang maputol. So, kapag kapag medyo okay pa naman yung putol niya, like, pwede pang ayusin. Meron ako itong nail glue para, mabilisan ko siyang ma-fix, ganyan. Like, kasi ako yung type of person na, halimbawa, di ba, ganyan, yung kuko ko nasira. Like, nag-crack siya. Hanggat hindi ko siya naayos, or hanggat hindi ko yung hindi siya naayos, or hanggat may na-feel ako na something nakakaiba sa kamay ko, hindi ko siya titigilan kakalikutin. So, minsan, ginagawa ko, ilalagay ko na to para hindi ko na ma-feel na may cracks yung nail ko. Kasi, once na ginawa ko yun, may tendency na, basta yun, gets nyo ba? May tendency na,
ang ganun ko na lang yung kumo ko, ganun. Tapos, eto namang nail cutter, yun nga din, same reason, like, halimbawa, ano ko na nga noon na natanggal ko na yung china dito sa kamay ko. Yun, eh diba, hindi maayos yung pagkakatanggal ko ng kuko ko noon. So, etong nail cutter, gagamitin ko siya. Tapos, minsan naman, sa sobrang haba na ng kuko ko at naasar na ako, yun, ginugupit ko din sila minsan sa school. Tapos, yun lang. Tapos, minsan nanghiram din yung mga kaibigan ko ng nail cutter. Actually, kaya ako nagdala ng nail cutter. Kaya nagdadala na akong nail cutter. Kasi, nung first sem, hindi ako nagdadala ng nail cutter. Tapos, super, parang almost every week kailangan kong manghiram ng nail cutter. Tapos, minsan, syempre, mga klase ko, walang dala. So, ano na mangyayari sa akin? So, yun. Nagdadala na lang ako ng nail cutter na maliit. At nabili ko lang to sa 7-Eleven. Tapos next, eto, filer, nail filer. Kasi same reason, kapag nga, after kong mag-nail cutter, mag-nail file ako para maayos tingnan yung kuko ko. By the way, matigan kong makalimutan, meron ko lang mga nakasingit na papel dito. Yan. Hindi ko alam kung ano itong mga to, pero kung napanood niyo yung what's in my bag na video ko, ang dami ding chena-chena doon. So, yan. Ito, wala lang. For scholarship yan. Tapos, ito. Meron yung birth certificate. Yan. Tapos, ito. Medical certificate for driver's license. Eto, kaya may sobra akong ganito kasi dalawang best ako nagpa-medical certificate. Yung una, syempre, nung kumuha ako ng student permit. Eh kaso, ang tagal-tagal ko bago kumuha ng non-pro na license. So, na-expired na yung isa. So, kumuha ulit ako para sa non-pro license ko. Tapos, eto yung extra. So, yung last na nandito is etong Sanrio. So, kaya ako merong Sanrio dito. Kasi ito madalas yung hairstyle ko sa school. Like, laging ganito. So, ayun, nagdadala ko ng Sanrio kasi minsan, syempre, pag nalilate na ako, hindi na ako nakakapag-braid. So, minsan, sa school na lang ako nagbe-braid kapag may time pa. So, yun lang. Yun na yung laman nung, makeup kit ko sa school. Ito yung lagi kong daladala sa school. I mean, hindi naman siya lagi, pero madalas kapag backpack yung ginamit ko or basta kasha ito sa bag na dadalhin ko for school, ito yung dadalhin ko. So, yun lang. So, yun guys, yun lang yung laman ng makeup kit ko. So, if you guys enjoy this video, please give it a thumbs up. And also, subscribe to my channel and also click the notification bell para updated ka sa aking videos. Thank you for watching. See you again next time. Bye!